Nakatikim na ba kayo ng nilupak na saging? Ay nakukuy, sinasabi ko sa'yo, ang sarap nito sa merienda. Lalo na pag sinamahan mo ng kape. Kaya naman, today ngayong araw ay pumunta nga pala kami sa bahay ng schoolmate ko. Meron daw kasi sila ditong halo at lusong na gagamitin namin sa paglupa. Kaya naman, dali-dali na kaming humiram. Eto nga pala yung halo at lusong kung tawagin dito sa amin. Sa inyong lugar ba, anong tawag dito sa inyo? Ito kasi yung gagamitin namin para madurog namin yung saging na kung tawagin dito sa amin ay nilupak. Pagkatapos nga naming humiram ay in-ready na namin yung saging naming lulupakin. At syempre, para man sumarap at maging special yung nilupak namin, lalagyan nga pala namin to ng dalawang royal. Lalagyan din nga pala namin to ng gatas na kondensada. At nag-ready rin nga pala kami ng asukal. At bago lupakin ang saging, kailangan nga pala namin siyang lagain. Kaya sa puntong to, na-ready na namin yung apoy at yung kawa namin na gagamitin. Pagkatapos nun ay pinirapiraso na namin saging para lagain. Kailangan kasi siyang lagain para sa ganon, maluto at madali siyang bayuhin. At dahil naka-ready na yung aming paglalagaan, isinalang na namin siya dito sa apoy para lagain. Pagkatapos nun ay nagintay na rin nga lang pala kami ng ilang minuto. Pandin nga pala namin siya ng dahon ng saging para mas madaling maluto. Share ko lang mga koys, ito nga pala yung madalas na banding ng mga kabataan dito sa amin sa probinsya. At kahit nung una pa, ito yung madalas na banding na naririnig ko sa mga magulang ko. Ito daw yung madalas nilang banding pag sama-sama sila. E siya naman talagang tunay, ang sarap talagang gawin pag marami kayong magkakasama. Habang naghihintay, nilabas pa nga ng schoolmate ko yung Katrin nila. Ito daw muna kami magpapahinga pansamantala habang wala pa kaming ginagawa. Habang naghihintay ay kumuha rin nga pala kami ng nyog na kung tawagin dito sa amin ay bingi. Kaya tinawag siyang bingi, pag kinalog mo siya, hindi siya kumakalog. Kaya ayun, bingi ang tawag nila dito sa amin kasi hindi siya nakakarinig. Charot, sa inyong lugar ba ano tawag dito? Biniyak na rin nga pala namin siya para kayo din. Ito kasi yung isa sa magiging sangka para mas sumarap pa yung ating nilupak. Katapos nun ay inilagay na namin sa isang lagayan yung asukal. Inaman na rin nga pala namin yung royal. Ito nga pala yung ilalagay namin habang binabayo yung saging. Ito nga sa puntong to ay sinimula na namin lupakin yung saging. Sa pagsisimula nga pala ng nilupak ay inuuna namin yung balat. Kaya kasi inuuna yon, ito kasi yung naging tradisyonal para malinis yung lusong at yung halo. Para sa pagsisimula ng paglulupak ng saging. Kaya naman dito sa puntong to, makikita mong itinapon yung mga nilupak na balat ng saging. Pagkatapos nun ay pinagsama-sama na namin lahat ng ingredients para haluin. Sinimulan na rin nga pala namin siyang utay-utay na bayuhin. Paglulupak nga pala kailangan unti-unti yung paglalagay ng saging. Para naman sa ganun, mas maganda yung texture niya at masarap siyang kainin. Sa ibang lugar nga nilalagyan pa nila ito ng dinurog na mani para mas masarap. Kaso dito sa puntong to hindi namin nalagyan kasi wala kaming nabili. Kaya ayun, binuksan na rin namin yung kondensada para ilagay at maging mas masarap siya. Ito rin nga pala yung magdadagdag ng tamis at pampalasa maliban sa asukal. Kaya naman magiging masarap talaga ang kahihinat na ng ating nilupak. At ayun, ready ng ating nilupak for today's video. Samahan mo pa ng barahong kape ay talaga namang solve ang iyong merienda dito. Siyempre, bago mag-uwian, meron pa kaming takeout dito. Like and follow for the next video. I'm feeling good. I'm good. I'm good.